Ngayon po, ang china-challenge ko rito, kung kaya ni Danny gawin, china-challenge ko rito si Rob C., si Rex Cortez, ni Levi Ignacio, si Carlo Aquino, si Rafael Rosel, ha? Lahat po ng aking mga artista, including na yung director ng FMBC Production Picture, china-challenge ko kayo. Ang hindi sumagot sa challenge ko, support, ha? At pag ang hindi sumagot sa challenge ko, ihiwalay ko bilang kaibigan ko. Ayan, chine-challenge ko. Carlo Aquino, Rafael Rosel, Levi Ignacio, Rob C, ha? Kuya Rex Cortez, ha? Ito challenge lang, ha? Challenge. So, ayan, ang hindi sumagot sa challenge, support. Sino ang susunod kay Danny Ramos? Magandang gabi, walang pikunan. I love you guys. Ipo-post kita sa aking YouTube channel. Mabuhay ka, Mr. Rocco Delgado. Sa kabila ng iyong maliit na kapamaraanan, nagawa mo yan. Thank you. Isang netizen po ang nag-PM sa akin. Talaga naman po, kahanga-hanga po yung ginawa niya. No? Kahit netizen lang siya, nahawa daw siya sa akin at i-message niya at ipini-PM niya. It is the legacy that we left behind to those people with touch matter. At kapag ginawa niyo po yan, sasabihin ko po, it's nice to see your feedback on the ground. Ayun po. Maraming salamat kay Cesar Cairo, ha? Isang maliit na tao pero tinanggap niya yung challenge ko. O Cesar Cairo, mabuhay ka. At ang iyong buong pamilya. Magandang araw sa inyo lahat. Pakinggan po natin si Danny Ramos. Yan in response to Francis Leo Marcos na idol. Idol ka. Kaya in-challenge po kami. Kahit siya mayaman. Gagawin siya challenge para sa'yo. Believe good for para sa mga kaibigan ko challenge accept Danny Ramos, thank you for accepting my challenge. Speechless ako, wala na ako iba sasabihin kundi mabuhay ka at ang iyong buong pamilya. Challenge accepted para sa iyo idol. Para sa ito idol, galing mo. Kami hindi tayo sa mga frontliners at saka sa mga ano natin, mga kaubay natin dito. Tutuyo pa, oh. Nagayahin nyo rin ito. Thank you, thank you, thank you. Ayan, thumbs up! Po, si Danny Ramos yan. Yan po yung aktor ng Senoritos. Ha? Sa kanyang maliit na kapamaraanan, talaga namang saludo po ako. Danny, dalawang kamay pa. Ayan po, na tumulong sa mga kababayan natin. Ito lang. Yan lang yung pamimigay ko. Yan lang yung pinamili ko, Sir Francis Leo Marcos. Yan guys, nakikiusap po ako sa inyo. I-share po natin itong video na to para sa mga natutulog na politiko, gumising sila para makatulong din sa atin. Yan guys, ulitin ko guys, ipakishare po ito, pakishare. Para sa hamon ni Sir Francis Leo Marcos. Yan, maraming salamat sa iyo, Sir. Dahil sa iyo, talagang lahat ng tao gusto tumulong. Kaya ito lang. Yan, i-update namin kayo kung kailan namin ipapamigay ito. Babalutin muna namin sa mga nangangailangan lang talaga. So, Sir Marcos, maraming salamat. Dahil napakabait mong tao, napakabuti mo, ang dami mong natutulungan. Big shoutout sa iyo, Sir Leo. Naka-live na tayo. Magandang umaga sa iyo,
Mr. Leo, Francis Leo Marcos. Saludo ako sa iyo. Napakaganda ng ginagawa mo. Meron pa pala tayo na tao, may puso, may awa sa kapwa. Saludo ako sa iyo. Sama ako sa iyo. Ipakikita ko sa iyo ang ginagawa namin sa aming barangay. Tulad kayo sa akin, nakalive tayo. Ito ang aking mga BHW. Sila ay nagre-repack ng bigas para ibigay sa aking mga kabarangay. Ito ang sardinas, noodles, galing yan sa DSWD na ipamimigay sa araw ng Linggo. Sunod kayo sa akin dito, sunod. Papakita natin yung... Ah, ito, may 10 kabang bigas dito. Ito ay galing, Kosik, sino, kanino galing to, 10 bigas? Mr. Son, ang 10 kabang bigas galing para ipamigay sa aking mga kabarangay. Labi kayo dito, lapit. Itong 25 kaban ay galing sa kooperatiba ng Palanguidos Agrarian Cooperative sa pangunguna ng ating manager. Pakilala ang pangalan ng ating manager. Pakilala ang pangalan. Magandang umaga sa iyo, Mr. Leo. Ako pala si Jose Lito Tibayan, manager ng Kooperative. Tumutulong sa aming kabarangay at karating barangay para po sa sakon dumating sa aking bayan. Kaban, itong 25 ay bigay ng kooperatiba para sa mamamayan ng Palanguidos 3. Ang 25 ay galing sa akin kay Kapitan Ono ng Palanguidos 3. Siya ay para ipamigay sa aking mga kabarangay. At ako ay o-order pa ng 150 kabang bigas na lumalaman siya ng 25 kilos bawat sako. At kakausapin ko ang manager ng kooperatiba. Manager, dito muna tayo. At kasama ko dito ang nurse na naka-assign dito sa aming barangay sa Palanguidos 3. Siya ang aking atasan na siya ang mamahagi ng bigas sa BHW sa lahat ng barangay ng Bayan ng Naik. Ako ay kukuha sa kooperatiba ng 150 kamang bigas para matulungan natin ang mamamayan ng Naik. Ako raw po ay front ng Chinese Mafia. Hindi po totoo yan. Si Bernard po ay kaibigan ko at ka-business partner ko. Okay? Kaibigan ko ho yan. Okay? Hindi ho niya ako front. Ha? Wala ho kung kailangan magiging front. Okay? I-verify niyo po last year, nagbenta po ako ng 50 hectares almost ng aking lupain along the highway po yun. Ha? So alam niyo na presyo pagka along the national highway. Ha? Marami ho kong property, okay, na nakapangalan ho sa akin, ha? Na ibinigay ho ng aking ina. Ha? Pero yung aking ina, ayoko na hong siyang bigyan ng stress. Kaya kung sino ho ako, nanay ko ho may gawa nun. Nasagot ko na ho yun. I asked my mom, bakit ako si Francis Marcos? Sabi ng aking ina, karapatan mo yan, ikaw yan, anak kita, mahal kita. So kung may problema ho kayo sa pangalan ko, doon kayo sa nanay ko magreklamo. Okay? Hindi ho ako. Hindi ko ginusto. Palitan niyo pangalan ko. No. Hindi po ganun. Alright? And then the second is yung picture na ako daw ay nagpepenta ng peking ginto. Hindi ho totoo yun. May sarili po akong ginto. Namimili ho ako ng ginto. Pangatlo, yun na ho. Yung kumakalat na sulat na ako raw ho ay fake at pinaiimbestigahan. Eh yung date ho nung sulat na basa ko eh. The same date na nandun sa bahay ko si First Lady at pinipirmahan ho yung mga painting na binili ko dahil na-appreciate niya po ako eh. Ah, yun po yun. Okay, and one thing, ano pa ba? Yun nga, yung ako daw ay front ng Chinese Mafia na si Bernard Chong. Hindi po. Sa pagkakakilala ko po kay Bernard, napakabuting tao. Malinis ho ang mga hanap buhay niya. Yan ho ang may-ari ng World Balance. Kasosyo ho yan ng Tim Horton. May kasosyo ng Potato Giant. Yung kauna-unahang movie Filipino anime, yung Barangay 143, o siya ho may-ari niyan. Eh mga legal ho lahat ng hanap buhay niyan. Bakit ho pag may mabuting tao, binapatikos nyo? Bakit pag may mabuting tao na tumutulong sa mahirap, binapatikos nyo? Bakit pag mahirap, may problema? Pag mayaman, walang problema. Pag mahirap, may problema. Para ang hirap naman hong intindihin niyan. Alam niyo ho kung ano yung challenge ko ngayon, yung pinaka-ultimate? Willing ho akong maghirap. Sa sobrang dami ho ng taong tinulungan ko, milyong-milyong Pilipino, yan, kaya ko hong patunayan yan. Buong Katanduanes sa Bicol, ako ho nagbigay ng Optimum Eye Care Program noong 2016 kay Governor Buboy Cua. Totoo po yan.
Sa buong Maguindanao, ako rin po ang nagbigay ng Optimum Eye Care Program. Pinasalaminan ko po lahat ng mga Muslim, MNLF, MILF, nakatanggap po ng libreng salamin sa akin yan. Libre po. Buong Maguindanao, Cotabato City, lahat po yan. Hanggang Lake Cebu, pati po buong Palawan, hanggang Rizal, Batarasa, nakatanggap po sa akin ng Optimum Eye Care Program yan at bigas. Sa Pasay, kung saan-saan po itong latest po ng Optimum Eye Care Program ko ang nag-benefit po dalawang bayan sa Cagayan Valley. Sa bayan ng Ramon at sa bayan ng Peña Blanca at sa distrito ni Perla Tumaliwan. Yung board member, yung distrito niya, binigyan ko po ng Optimum Eye Care Program. Namigay po ako ng libreng check-up, libreng salamin. Mahigit kalahating milyong pirasong salamin po ang ipinamigay ko doon. Nang libre po. Yan, patutunayan po ng buong Cagayano yan. Alam nyo, kanina po, nakatanggap po ako ng tawag galing sa isang mayor ng Cagayan. Dahil nababasa po niya yung pambabas sa akin ng mga tao. Alam mo, sabi niya, anak, dito, umuwi ka na. Mahal ka ng mga taga dito. Yung pong mayor at vice mayor, mga ninong at ninang ko. Sabi nila sa akin, anak, umuwi ka na rito. Mahal ka namin dito. Dito ka na lang. Tumutulong ka na nga dyan sa lintik na Maynila na yan. Ginaganyan ka pa nila. Dito, kahit Lucifer ang pangalan mo, mamahalin ka namin. Dahil adopted son ka namin dito sa Peña Blanca, Cagayan. Pero, ngayon po, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yon. It's the same person. But who I am today, hindi ko po yung ginusto. Nanay ko po ang may sabi niya. Anak, ikaw yan. Eh ma, bakit iba apelyido ko sa apelyido nyo? Hindi, ikaw yan. Karapatan mo yan. Kasi po ako yung unang anak. So kung ano pa man yun, hindi ko naman ko pwede sisihin na yung nanay ko. Okay? So, kung gusto nyo, tanay ko na lang ko tanongin nyo. So, you know, una, higit sa lahat, mga kabayan, wala ho akong ginagamit na kriminal. Wala akong ginawang hindi ako pumatay, hindi po ako kriminal. Okay? Alam nyo po yun. Hindi ko alam, kasalanan ho bang tumulong sa kapwa mahihirap? Kasalanan ho bang tumulong sa mga mahihirap nating kababayan? Yun lang ho yung akin tinatanong. So, tuloy-tuloy naman po yung pagtulong natin. Kaya nga po yung sa akin, yung pagbablog ko, it's just a challenge. If you accept my challenge, thank you very much. Mabuhay ka. But if you don't accept my challenge, para sa akin, kahit anong gawin mo, supot ka. Supot ka. Supot ka. Supot ka. Supot ka.